point. Nagtatanong pala ako sa inyo. Yung tungkol sa yung paghuhukay mo ng ginto. Eh, ano ang development na ini? Pwede dito yan. Anong development ng paghuhukay mo? Eh, may development. Kaya lang, yung mga naghuhukay, medyo hindi maganda ang ari. Doon sa hinuhukay ninyo? Oo, sa hinuhukay namin. Eh, pagka ganun, pinaaalis ko. Hindi bakit? Na natutuloy. Bakit? Eh, gawa nang hindi nga maganda ang hangarin. Hangarin. Ang damdami ganun. Kaya maaring hindi ibigay. Ganun. Oo, ganun. Mo. Eh, ngayon, ang aking itatanong, anong mga kagamitan mo para paghahanap ng treasure mo? Meron, treasure hunt, ang tawag doon, ano, di ba? Treasure hunter. Ano yung inihahanap nyo? Ginto o? Kahit ano, kahit diamante. Dito ginto. Sa lupa natin dito? Dito sa lupa, oh, dito. Okay. Eh ngayon, ano ang unang mga palatandaan para na makakapagsabing ipagpatuloy ninyo yung inyong paghuhukay? Eh, anong mga palatandaan mo? Mayroong mga palatandaan daw dyan. Meron, bato, meron. Ano? Dahil dyan. O, tapos, sa unang hukay ninyo yan? Oo. Meron din panghuling hukay. Nakakuha kami ng bakal na parang bakhok na pinasabog. Bakhok? Oo. Na pinasabog? Oo. Tapos ay yung bakal yung bang pagka nasusunog, di ba? Itim? Hindi. Yung tumutulok na parang kandila. Ang bakal? Oo. Oo, nandun sa akin. Natunaw? Oo, natunaw. Natutunaw? Natutunaw. Yung pinakakwa yun, kumbaga sa kwa pinakatinga ng bakal? Oo, parang ganun. Oo. Nandun. Kumbaga sa kwan, parang tulo ng kandila. Oo, oh, ganaw. Saka yung bakal pati mismo. Na mayroong papilos na gano'n na parang bang tinuturo. Pero parang sa palagay ko, mga ilang... Di ba sa paghuhukay ninyo, hindi naman ako interesado sa sa hinuhukay ninyo eh. Hmm. Ang akin kasi hindi ako interesado. Ang sabi ko sa iyo noon, magtanim tayo ng halaman katulad ng rambutan, kalamansi. Hmm. Dahil... Nasa ibabaw ng lupa ang tunay na ginto, ang sabi ko sa iyo. Pero nagtaniman kami, ang tayo, tuloy ka pa rin dyan sa pagiginto mo. Ngayon, itong mga huling mga kasama mo, ano mga naging development ng paghuhukay mo? Wala nang kwan eh. Basta nakakakuha kami ng mga type. Kaya ako sila pinahali. Nagmumurahan dun sa... Yung hinuhukay. Doon sa paghuhukay. Yung hindi, mga taong naghuhukay na magkakasama kayo, nagmumura na sila. Sisigawan doon sa kuwan. Yan ay bawal. Ayaw nga. Eh anong kaya ang sanhe at bakit sila ay nagsisigawan? Hindi ko alam. Dahil siguro, sa aking palagay lang, bago kayo magsimula ng paghuhukay, ay kayo ay in good term, maganda ang kondisyon ninyo na kayo ay magsasama sa paghuhukay ng parang magkakapatid, di ba? Meron pa nga, kumpare ka eh, yata nabalita ko noon na naghuhukay kayo. Ang sabi mo nga sa akin noon, eh malapit na. Ngayon eh, pag malapit na, tatawagan mo ako at kwan. Eh sabi ko, pisan, hindi naman ako interesado dyan eh. Eh kayo na lang. Mamaya, ikukwento ko sa iyo. Ako hindi interesado. Ako pa siyang nakakuha. Oh, hindi ako interesado talaga. Mamaya ikukwento ko sa iyo na kung paano ang isang interesado, hindi interesado katulad ko, hindi interesado. Ako pa ang may nakuha. Hindi dito. Oh, ngayon, ang may tatanong ko uli sa iyo. Ano kaya ang dahilan at hindi ibigay ng naririto. Di ba nung una, nung ako'y nagtanim dito ng kalamansi, alas 6 na ng gabi, naroon pa ako sa kalamansi ang ko. Ay ako'y nakatingin at ako'y natutuwa dun sa mga kalamansi kung naitanim ko na, nabuhay na lahat.
At kahit gabi na, inaabot ako ng alas 7 doon, sa aking paningin, eh maliwanag pa eh. Nung panahong yun, nung ako'y nagtatanim dyan, ang sabi nga ni Leo, abay, sundun ninyo si Tito niyo, baka hinimatay doon, kaya hindi, baka natumba na doon, eh ganun, yan ito. Ay hindi. Sa this oras ng gabi yun, alas 7, doon ko nakita ang inahing manok na may akay-akay na siyam na sisiw na puro puti. Pati na yung inahin, puro puti. Ngayon, sa akin panunood sa kanila, wala akong intention or ano. Akala ko mga manok ng kalapit bahay. Ngayon, yung puno ng mangga, eto halimbawa, puno ng mangga, nandito ako. Tapos yung manok at saka yung sisiw, papunta roon sa likod ng mangga. Hinihintay ko lumampas dito, wala. Alam ka na mag-gumanon yung pagkakabaw, huwag ko makita. Nagtaka ako, bakit to wala yung kwan? Nilapitan ko yung mangga. Wala akong nakita ko. Kundi sa mangga, yung pang mangga parang inanay. Tinignan ko doon, meron isang parang bayawak na ganyang kalaki. Na kulay ginto naman. Bubuli. Ano ba yung bubuli? Parang may kontituan. Bubuli. Yung ganyan lang kayo, safe, pero hindi parang, bayawak. Hindi pakting. Yan! Yun. Kulay gold na pumasok doon nung mabulag ako, nakagano, nakasungaw sa akin. Nung mabulag ako, biglang umikot pa ganun, pumasok sa loob. Ang sabi ko sa iyo nung araw, nung ako'y umalis na, bibili na sana ito eh. Ang sabi ko sa iyo, kisa baano yung aking tanim? Sabi mo, babayaran ng isang dito bawat isang tanim. Bibili. Okay, umalis na ako noon. Pero ang sinabi ko sa iyo, kisa nitong manggang ito, kailanman, huwag mong ipapuputon. Dahil inuuling mo yung malalaking mangga eh, huwag mo ka akong ipapuputon. Kasi ako, dito ko nakita yung mag-inahing manok na dyan sumuot sa... Yung ba yung manggang kinuha na natin ng alaman? Hindi po, hindi yun. Hindi ba yun? Yung tinamaan ng kidlat. Yung tinamaan ng kidlat. Na sabi ko, kaya nung pagdating ko ulit dito, after 2 years, tinignan ko, sabi ko, pinsan, nasaan na yung mangga dito? Ang sabi mo, tinamaan ng kidlat. Uling, ang inabot ko uling. So, hindi na ako, palibasa hindi nga ako interesado na maghukay o ano, inisip ko na kinuha ng kidlat yung naroon sa loob. Yun ang iniisip ko. Pero, malaki ang pakiramdam ko na meron doon. Kaso lang, hindi ako interesado. Yun ang sasabihin ko sa inyo, kung kayo maghukay, yun ang hukay ninyo. Ay kaso mo, tinamaan ng kidlat, maaring kinuha yun ng kidlat. Tapos natatandaan mo yung sabi ko sa iyo, may ganyang kataas na daga. Ganyang kataas ang daga. Mga bro, yung daga, ganyang kataas pag nakaupo. Babariling ko sana ng airgun. Mga alas 6 yun ng hapon, nung makita ko umuulan-ulan. May tawag dun eh. Tinarget ko nung pag ganun eh. Nag-iba-isip ko, sabi ko baka engkanto ito dahil ngayon lang ako nakakita eh, ang malaking daga. Sabi ko, bukas, pag nakita kita uli, engkanto ka man, babariling kita. Hindi ko na nakita. Ganun kataas na daga. Oo, meron. Meron dito? Meron. Kalimutan ko tawag. Paroot. 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 Tama, tawag, paroot. Oh, yun. Kasi, nung isang araw, nung ako'y pumunta rito, yung mama nagsabi taga rito eh. Oh. Ano yung paroot yun, hindi engkanto. Parot, yun meron. Parot taga. So, kailan ka ngayon magpapatuloy dito? Mag-aantay ako ng tao na talagang magpapatiwalaan. Teka, yung detector. Eh, may mga dala. May mga dala sila. Wala akong detector. Ah, yung mga kasama mo? Hindi, yung mga halimbawa, may nagpresenta dito. Hey! Baka pwede namin
kontakin niyo na baka meron eh tayo ating magkaang mag-partner, gano'n? Partner, oo, oh, gano'n. Ipag-udaman mo na namin, gano'n. Oh, sige. Sa mga tuwing pinsan, okay, sige, tuloy-tuloy mo. Edi, yung partihan. Oo, oh, edi partihan eh, 40-60. Kanino yung 40? Sa kanila. 60 sa'yo? Sa amin, oo. Oh. Okay, oh, tapos? Ngayon, didetikin nila. Oo. Oh. Pag nandetik na pare dito, kaat lang ito. Ay, sige. Saka sila lang ko, pinababayaan ko. Nakakuha ka doon? Ha? Naka... Hindi ako nakatunghay sa kanila. Sabi ko, ako'y dating militar. Hindi ako katulad ng iba na gahaman sa ganyan. Ito, may baril ako. Pero hindi ko gagamitin dito sa... Hindi tama yun. Huwag lang kami eh, gagawin dito. Ay, kukurahin ko yun. Pero magbahay tayo para makuha natin. Hindi kaya, ang akin lamang suspetsa, wala kang detector. Wala. Sila meron. Hindi kaya sila ay eh, parang nagte-take one, parang sa pelikula. Parang na magkukuha sila, kunwari nag-aaway, sisigawan, kasi may nakuha na sila. Hindi pa naman. Ang pinakakuha ko doon ay nandun din sa nag-uukal eh. Meron din akong tao doon. Talagang wala pang nakukuha? Wala pa. Yung naiwan dito, nakita ko iguan eh. Ganun. Ay, may pato kami na ako. Ganun lang itsura ng pato. Flat. Tapos yung ganun mahaba. Mahaba pa daw yun na parang siguro parang kabaon. Ganun lang ito. Ay nag-uulanan na, pinabi. Sabi ko po sa nainan siguro. Ayun na, saan? Ayun na, ambi. Kaya tinatanong kita eh. Nakala ko may detector ka. Wala. Ngayon, kung isidido ka na, baka tayo dalawa. Ang alin? Eh, sa hanggang sa ngayon pinsan, wala pa din. Hindi ako interesado sa sinasabi mong gintong hinuhutan. Pagkato pa sa hero. Abi-abi ako magpawala ng mga pero bato po. Lagi service, lagi nakasakay sa motor. Ayaw mo tumigil pa nga. Ayaw mo pa sigarin. Eh, na. Tara na mo. Pero mo niyaya ako. Sa iyo, ito pinanggal niya sa labas. Hindi na ako sigarin. Ikaw po tigil po na homo. Kaya yun, wala ko yung tato kayo. Ay, habal-habal. Tao nang nakuha ng manok. Ah, nagbabantay. Ay, hindi. Gumagawa ng konang video. Mamaya, ipakikita ko sa iyo mga ebidensya. Yung mga sign ng bato. Ng bato. Okay. Eh, sa akin, pinsan, may kwento ko naman yung para sa akin. Ako, nakakita ng punso ng... Alam mo yung punso? Anay. Oo. Ngayon, yung bahay doon, inaanay yung pinaglalagyan ko ng manok. Ang sabi ko nung una, huhukayin kita. Sabi ko doon sa punso. Kasi naniniwala din ako doon, nuno sa punso eh. Ha? Pinagbigyan ko yung punsong yon. Biyernes ka ko, huhukayin kita. Pagdating ng Biyernes, ang aga-aga pa, hinuhukay ko na siya. Nung nangangalagit na anak ko doon sa punso, puro anay. Ang hinahanap ko ay kuwan, yung queen na sinasabi. Yung queen ng anay, yun ang nanganganak eh. Yung nanganganak ng sa, kaya nung kakaroon ng anay, dahil doon sa queen, yun ang hinahanap ko. Ay ngayon, nagsimula akong hukayin yun umaga. Tapos mga alas 11 ng tanghali, biglang umulan ng lakas. Ha? Di siyempre, sumilong na ako. Hindi tumigil yun hanggang alas 6 ng gabi. Ay kako, uuwi na ako.
pagkalipas uli ng mga tatlong araw, namasyal uli ako doon sa punso. Ama, bumalik uli sa dati. Nabuo uli, kalahati na lang, biglang nabuo. Ang bilis naman kako nung anay gumawa ng bahay nila. Ang liliit, biro after 3 days, buo na uli. Pero malambot. Malambot. Kako, ah, bukas. Huhukayin kita. Pagdating nung kinabukasan, hindi ko na hukay pisan yon. Nilagnat ako eh. Hindi ko na nahukay. Nung talagang desidido na akong hukayin, nung hinukay ko yon, may nakuha ako. Hindi ko eh. Hindi ko sinama sa vlog. Hindi ko sinama. Binlog ko yun eh. Pero hindi ko sinama sa vlog. Yung nakuha ko. Ngayon, mamaya ipakikita ko sa iyo. Pero sa vlog ko, kailanman hindi ko ipakikita yon. Ano, di ba? Basta't ako'y may nakita. Pero ang di yung punso, plat na, ano? Plat na. Ginanyan ako ng bareta kasi malambot eh. Malambot. Ginanyan ako ng bareta para tandaan na yun ay uhukayin ko kasi umulan uli. Umulan uli. Biro mo, alas 5 na ng hapon, pawis-pawis yan ako, 3 beses ako nagpalit ng t-shirt. Uulanin ka? Aba, ikaw ako'y makakasakit ako. Diretso ako. Uwi mo na. Malapit naman eh, yung bahay. Pero yung bahay, talagang inaanay ng gusto. Queen ang aking hinahanap. Pero, hindi queen ang nakita ko. Marami akong pinagtanungan, maari daw, naglakad yung queen. Nakakita na rin ako ng queen na ganyang kahaba, ganyang kataba. Malambot siya para maglakad na sinasabing mabilis. Maglakad daw. Ikaw, hindi makakapaglakad yun ng mabilis. Ngayon, ginanyan ko yung baretang yon. Ibinlag ko uli yung paghuling hukay ko, paghihukay ko. Hanggang tuhod lamang ang aking nakonfisan. Nahukay. Dahil hinahanap ko yung queen. Hindi ko queen ang nahukay. Kundi, yun na nga na hindi ko kayang i-vlog dyan. Hayaan mo sila. Hayaan mo silang mag-isip kung ano yung nahukay kong yun. Hindi ko naman mapatingnan. At baka ako'y siyempre, maraming interesado. Ngayon, hanggang sa ngayon, hindi alam nung kumpare ko. Nung habang hinuhukay ko, may nagsasalita. Maliit, parang bata. Kahit nga hindi ko nagdala yung earphone eh. Kahit mag-earphone ka pa ganyan, madidinig mo doon sa vlog ko eh. Na may batang nag-uusap, naglalaro. At ang sabi sa... Hindi mo ba yung mga sinasabi? Hindi. Mga bata. Hindi ko. Pero para talaga bata. Bata talaga na maliit ang boses. Tapos sa kanya, sa aking isipan ha, wala akong narinig, sa aking isip, tigilan ko daw yung paghuhukay. Pero yung dito ko, ituloy ko ang paghuhukay. Itinuloy ko, may nakuha ko. Alam mo, di ba birthday ni Leo? At ako'y iniimbita at kakanta sa birthday niya. Anong sabi ko? May sakit ako. Yun. Nagkasakit ako. Akala ko COVID. Sabi ko, Panginoon, kung ako'y kukunin ninyo, ngayon na, itong time na ito kasi wala namang mag-aalaga sa akin eh. Biglain ninyo ako dahil yun ang aking panalangin sa ating Panginoon. Na kapag ako'y mamamatay, biglain mo. Huwag mo kako akong patatagalin dahil walang mag-aalaga sa akin. Yun ang sabi ko. Nagkasakit ako noon. Nung makuha ko yun, may nagsasabi sa isipan ko, ibalik ko. Ibalik ko daw. Binalik ko. May sakit pa rin ako. Kinuha ko uli. Kinuha ko uli. Alam mo, yung lugar na yon kapag nilagyan ko ng manok, lahat ng manok na papapapapapapap, nanunuka, namamalo. Pag ginilagay ko doon, kakakakak, kakakakak, nangangayaw.
Lahat ng mababaksik kong manok, itinali ko doon. Bumila ka ng 5 minuto, maya-maya yun. Takot na lang. Pag hinuli ko ang ilap, hindi ko mahuli halos. Ay samantalang pag nakalagay sa iba, huhulin mo. Sasalubungin ka. Sasalubungin ka ng ganon. Ay kapag meron dito sa punso ng anay. Eh hanggang ngayon, meron akong 5 bagay na yung isa ay malaking bagay yon. Malaki. Sa akin lang ha, malaking pera yon. Tsaka yung 4 ay mga gamit ni Lima ho. Oo. Yung inuhukay mo dito, maaring hapon ang siyang nag dahil ako'y may third eye ako eh. Nakukuha mo ba? Kaya yung mga nakita ko dito na palatandaan na... Pero yung sinabi ko sa iyo, hindi mo pa hinuhukay ako. Hindi pa. Yung tinamaan ng kidlat? Sa akin lang, kaya yung tinamaan ng kidlat, kinuha yun. nakuha namin doon ay mga buto ng tao. Ang ginto kasi, pinsan, kapag mayroong intention na masama, halimbawa, 4 kayo, 5 kayo naguhukay, may masamang intention, hindi bibigay. Samantalang ako, walang intention eh. Ang hinahanap ko, yung queen ng anay. Pero iba ang nahukay ko. Wala kailanman. Yung queen na yon hindi ko nakita. At saka yung mga nagsasalita na naririnig ko, hindi ko sinasabi sa iba, sa iyo lang. Kasi nga, baka sabihin, si Raulo ko. Mamaya, ipakikita ko sa iyo kung ano yung nahukay ko. Yung naguhukay doon, yung may mga ko, sa akin nagpakita yung dito. Maliit lang. Parang gabigas lang. So, tapos? Tapos, ano kaya, yung kumikintab na yun, pinuha ko. Parang pangkip. Ginawa ko, kung ginawa ko yung sigar doon, palara, nilagay ko. Saka ako pinalag na yan. Ako dito dito. Sa buhay ko dito, yung isang taga-Murong, isa na lang ang bumabalik dito. Wala bang makatulong? Sabi ko, ipakita mo ito para ba magkaroon ng... Lakas ng loob na maghukay ulit. Maghukay ulit. Pakita mo ito dito, nakita ko. Pinakita ko pa. So, ito eh. Pinakita ko. Pina-check up. Pina-check up ko. Sa Alahero? Hindi, hindi. Kinauna, basta ipakita mo. Ngayon, nung pinakikita na niya, bubuklat ito? Wala. Wala yung ginto? Wala yung ginto. Eh, di balik dito. Siguro pinabukasan yung bangagap dito. Di ba mong nagkuha na baka di pagkita na? Paghinalaan? Oo, pari. Bagong hindi mo sa akin, wala doon sa kong binaklat ko eh. Yung pinakikita ko doon sa kasama natin eh. Nung wala doon sa papel. Ay dumating yung pinaka-kuha. Marunong sa mga treasure-treasure. Marunong maggamot mo. Naku, dapat ay hindi muna ninyo nilabas. Kung ilalabas ninyo, dasalan muna ninyo. Umabalik ko. Ganun pinsan ang ginawa ko. Dinasalan ko muna. Ayun. Nung may makita ko na hindi pangkaraniwan, nagukay uli ako. Puro putik yon. Puro putik. Dahil yung umulan eh. Kaya yun, nababalot. Akala ko, ganyan na siya. Oh. Ganyan kahabang lupa na malambot. Ganyan. Ganyan kahaba. Kako, naroon yung yung queen, naroon sa loob ang queen. Nung ginanong ko pag ganun, aba! Ay iba ang nasa loob, hindi queen. Kaya pala mabigat. Hindi queen. Yun ang nakuha ko. Ipakikita ko sa iyo mamaya. Pero kailanman dito sa vlog ko, hindi ko ipakikita yan. Hindi ko ipakikita. Bahala yung mga viewers ko, pasensya na kayo. Bahala na kayo mag-isip kung ano yun. Eh, kung ano yun. Pero, kuha ni Lima Hong,
gamit ni Lima Hong na nadali ko. Meron pang kwan eh. Gusto ko pang hukayin eh. Baka meron pa eh. Dahil tinidor, may nakita na akong tinidor, yung kutsara ang wala. May nakita na akong tinidor dito. Nasaan ang kutsara? Wala, wala pa yung kutsara. Tinidor pa lang. Meron. Anong kulay ng tinidor? Spencer. Nandiyan pa sa bahay. Ewan ko kung nagagalit. Ang panay, parang pang nakagano'n, nakatulog sa pinaka. Eh ngayon, tingnan natin, kunan natin yung palatandaan mo nung sa treasure mo. Tingnan natin nga. Eh, dito pa ito. Oo. Ito ang sign. Imbay ko ng kalikasan. Ay, hindi. Parang rice terrace eh, sir. Parang mapa. Parang gano'n. Balot yan ang gano'n. Ay, wala na ito. Yan lang ibabaw. Sinong marunong bumasan yan? Teka, teka, ano ito? Ayun na nga. Masa na ba yun? Parang sinadyan. Parang... Ay, talagang kalikasan ba ang kumuha niya? Tao rin. Ay, batong matigas yan ah. Mapa? Yung hinuhukay namin eh, ganito ang itsura. Ang dingding. Talaga akala mo parang simbahan eh. Tapos yung plot yung... Parang nitso? Dalawang hindi ko nagusto ang tao. Ang matagatangay. Bakit? Anak ni Texas. Pangalan ito. Si Bugi ang pangalan. Anak ni Kuwag. Pangalan ko ni Texas. Tapos siya yung isa. Marunong din sa anting-anting at pwede rin makulap. Ayun ang hindi ko nang gusto. Pati yung isa. Kaya mo pinaalis doon sa paghuhukay. Ito ha, nung hinuhukay ko ito ha, nakaganyan ang tayo. Kaya nagkabasag-basag ito. Tinamaan niya ng panghukay niyo? Tinamaan ng aking baret. Itatapon ko. Ayan na namin. Oh! Sabi ko, oh, ito na, sino ito? Yung ba yung... Nung itatapon mo... Oo, oh, no, siyempre batulaan ng pangko, ganyan eh. Yung gaganong ko. Ano at yun yung sabi niya? Yan ang kinukuhan ko. Kung lalalim pa o sa side pa nito. Yan. Nung makuha ko ito, nasa 6 feet. Hindi kaya yan pa. Dapat mong ganyanin? Baka nariya sa loob? Hindi natin makuha. Hindi, pag ito inuka mo pa ganyan, dahil ito oh, parang ikinuhan lang ito, itinapal eh. Hindi kaya yan yung sinasabi mo diamond but, na riyad? Pinaalis ko na naman yung panito. Alin? Tao? Tao. Hindi na namin pinigil. Sayang lang ang paghukay niyo. Oh. Sa 6 feet pa lang. Sino yun? Anakong layo pa rin. Asian yun. Ayan. Ito, dito pa makukuhan eh. Buta na hindi. Hindi ko ng kalikasan yan. Parang magkaganyan-ganyan. Mapa parang, eh. Parang ko ng... Ginawa ng tao. Ginawa ng tao talaga. Nabasa ko na ito. Wala kain pa. Mapa yan, Tizan. Malalim ito. Sakay pupunta. Tama yun, tamali. Sakay pupunta. Hingi, ikuha mo nga ako ng ganito kalaking, ano yung kulis? Mga 10 piraso, ganito lang kalaki. Oo, oh, sige, marami. Pero yung ganito lang, oh. Mga kwan, katulad din yung ganong kahaba. Mga 10 di pa may. Hindi lang laki.
ganito. Yung kinuha mo, mas manlaki eh. Ito, natutumba eh. Oh. Aray! Oh. Ano po, nakaano? Nakapos. Hmm. Nakapos. Mababawin pala eh. Eh, kailan yung huli ninyong kan? Pag-uho kayo? Eh, itong nakaraang pag-ulong. Ay, pero ikaw may water pump. Meron ako. Kasi pag yung, ang alam ko, na ipukwento mo sa akin noon. Generator po. Pag yung naghukay ngayon, mamayang hapon naalis, pagbalik uli nung maghukay, puno na ng tubig. Hmm. Yung hinuhukay. Hmm. May git hindi lumalambot ang tubig para, hmm, ang hukay yata nyo, paganyan. Hmm, paganyan. Tapos gaganon. Hindi nga. Ah, yun dati, paganyan. Tapos, paganyan, tapos gaganon. Hindi, hindi na, hindi na kami gumon. Direkta. Nahawakan pa ni Marvin eh. Ang alin? Yung talyasing malaki na pinaglulutuan ng tubo. Oh. Ginanon ni Marvin eh. Hindi pa sandali. Nakagagat mo. Ako, kwento nung wala, nawawala daw yung 10 talyasing malalaki. Oo, oh, na malalaki, nalutuan ng tubo. Tubuhan yung araw eh. One! Ay, yun pala, yun. O, oh, ilan, sana? Ay, one! Hindi rin binigay sa amin. Seven! O, yung kasing... Zero! Bilitik, hindi ko rin gusto ang... Ay, bali. Na, pagka pinakuha namin, bumaba, sabi ni Martin. Yung makuha namin 21. One! Nang makakalat ng Marvin nasa 21 feet. Umabot ng 24.